Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue. Right back at it again with another tutorial content regarding dito sa GCash, mga ka-plastic. At marami ako kasing nakakita na kapag sila'y nanghihingi ng pera bayad internet, ay ginagamit nila po yung kanilang cellphone number. Kaya yun ang dahilan, mga ka-plastic, na kayo ay nahahack na mga hacker, kasi kapag nakita nila automatically ang inyong cellphone number sa inyong GCash account na nakakonekta, ay automatically na magkakaroon kayo ng hack o ma-hack kayo ng isang hacker. Kasi nabawa, hindi nila kabisado yung MPIN na 4 digit mo. Ang gagawin lang nila poporgat MPIN nila yon, and then magre-report sila sa ganito ganyan hanggang sa mabuksan na nila ang inyong GCash account. So para maiwasan ito, paano ba maiwasan ito, mga ka-plastic? So may paraan naman para makamasendan kayo ng pera, mga ka-plastic. Sa pamamagitan po ng QR code, mga ka-plastic. Ang QR code kasi generate na po ng GCash para maiwasan na kayo ay ma-hack sa inyong GCash account. So paano mangyari yon? Paano makikita ang QR code? So napakaikling video lang ito, mga ka-plastic. Sasabihin ko na sa inyo ay bago ang lahat, mag-follow naman po kayo sa aking Facebook page na Ka-Plastic, and then mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel na video live stream. Sana inyong napapanood ninyong itong page na ito. At eto, magpa-proceed na tayo sa ating GCash account. So, ipe-prep ko lang po yung password. Ngayon, pagpasok nyo po sa GCash account ninyo, mga ka-plastic, yan, meron po silang lalabas na ganyan. Skip nyo lang po, mga ka-plastic. So, yan, mag-appear po yan. Remind me letter nyo lang. And don't forget dengarin, no? Yan, may mga notification siya. So, saan mo makikita, mga ka-plastic, yung QR code nyo, mga ka-plastic? So, para makita nyo ang QR code ninyo, para gumawa kayo ng sariling QR code, pindutin nyo lang po yung pinaka lower middle na logo ng QR. Ngayon, since nakita nyo na po, napindot nyo na po yung QR code, mga ka-plastic, ay pindutin nyo naman po yung left side portion na nakalagay dito ay generate QR code, mga ka-plastic. So, press nyo lang yan. Yan, may nakikita kayong dito, mga ka-plastic, pay using QR code o receive money by a QR code. So pindutin natin tong receive money QR code. Yan po yun, mga ka-plastic. Pipindutin nyo lang po yan. Yan yung sarili nyong QR code, mga ka-plastic, para kung gusto nyo siyang i-download o i-print sa inyong gagawan nyo ng print, ipiprint ninyo para ilalagay nyo dyan sa sarili nyong negosyo, sa tindahan, o kaya sa loading station ninyo, o kaya kung mayroon kayong negosyo like paggawa ng mga ganito, ganyan, and so on so forth, o kaya mayroon kayong negosyo online sa social media accounts nyo, press nyo lang po yung download, mga ka-plastic, sa kaliwang portion po sa baba. Pagka-download, mga ka-plastic, personal QR save, nakalagay dito, yan. Press nyo lang yung OK. So, paano nalaman natin, mga ka-plastic, na nakuha na natin yung QR code, no? Tingnan natin po doon sa gallery, mga ka-plastic. Yan na po. Nakasave na po sa photo ko, mga ka-plastic, yung QR code, mga ka-plastic. So, mga ka-plastic, napakasimple lang po yung tutorial natin, mga ka-plastic. What's up, mga ka-plastic? Kung bago ka pa lang dito sa aking Facebook page, paki-like or follow naman ang aking official Facebook page na Ka-Plastic para lagi kayong updated sa mga latest videos at viral videos na lumalabas sa social media. Pero bago ang lahat, bago matapos tong video na ito, mga ka-plastic, meron lang akong ikikwento sa inyo regarding po sa paano ko sasabihin ito.
Meron po kasi akong problema, mga kaplastic, about sa ano. Pero ayoko na rin kasi ito iparating sa social media, pero napipilitan din ako. Since magpapasko naman, mga kaplastic, ay sana matulungan niyo po ako na hihingi lang ako ng konting tulong sa inyo kahit pa piso-piso, mga kaplastic. Kung makikita niyo po ito, mga kaplastic, itong picture na ito ay isang resibo mula sa isang kumpanya ng Agila, mga kaplastic. So ang hirap kasi magsalita eh. Pero yun talaga ang gusto ko. Ang gusto ko lang may parating sa inyo, mga kaplastic, ay hihingi sana ako ng konting tulong kasi kailangan kong makalipkom ng kahit konting pera man lang, mga kaplastic. Kahit man lang papiso-piso man yan, no, kung magkano ang kaya ninyong ibigay mula sa akin. Kasi ang nangyari dito, ang kwento dito, mga kaplastic, is nakabasag po ako ng glass door sa isang mall, mga kaplastic. Hindi ko kasi nakita na mayroon akong na-accidenting nasagi ko yung glass door sa mall, at nabasag ng husto yon, mga kaplastic, at nataranta ako sa pangyayaring yon, at hindi ko alam kung paano ko siya mababayaran o maibsan yung ganitong kalaking pera worth 14,000 pesos ang sinisingil sa akin, mga kaplastic. So para ano, para sa konting tulong ninyo, mga kaplastic, i-scan nyo lang po yung QR code ko sa bandang kaliwang portion ng aking video. Nandyan po yung QR code ko. And then sa mga good nice lang tumulong, mag-send lang kayo sa via QR code ng aking GCash account. Kahit piso pa yan, malaking tulong ito para mabayaran ko po yung problema ko dito sa nangyaring nabasag nung last July 24, 2023, na hindi ko sinasadyang mabasag ito. Hindi ko alam kung paano nangyaring nabasag yon, pero ina-admit ko naman sa sarili ko na nagkamali ako. Pero actually, palihim ko lang tong sasabihin sa inyo, mga kaplastic, at sana wag makarating to sa kumpanya ko, dahil kasi ayaw nilang i-publish ko to sa social media, dahil nga baka daw sila ay mapulaan ng galit, dahil inako sa akin lahat yung pera, yung pambayad, ako lahat ang magbabayad yan, dahil ligtas po yung gwardiyang involved dito, na dapat hati kami rito sa 14,000, pero parang inabsuelto siya gawa ng ako daw yung nakita sa CCTV video. So sana matulungan nyo po ako, sana mabigyan nyo po ako ng karampatang ano, ng tulong, at hindi ko na po ito ipapublish sa main account ko, sa Facebook account ko, kasi baka makarating pa ito sa kumpanya ko. Palihim ko lang itong ipopost sa YouTube channel ko. Sa mga makakanood, sana ay matulungan nyo po ako. Muli, nagpapasalamat ako in advance sa inyo na kung sino man ang magbibigay tulong sa akin, walang problema. Nagpapasalamat po ako at maagang pamasko nyo sa akin ito, na malaking may tutulong ito, maawas yung aking problema sa pagbayad ng malaking utang worth 14,000. Sobrang laki, mga kaplastic, 14,000 yan. So hanggang dito na lang ang aking ano, aking tutorial video. Naway makatulong sana ako dun sa tutorial na ito, at sana matulungan din niyo po ako. And this is me again, Big Sir, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up, mga kaplastic? And this is Toothbid tutorial video ng video live stream. Signing out. All right. Merry Christmas. Mga kaplastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po, mga kaplastic.